Gagawin tayo LG. Problema nito ay, you know, may backlight siya pero walang picture. Ito yung model. Yeah, 43 LG. Buksan natin. So ito na, buksan na natin siya. Bali, ito yung tikon niya. Yan, yan yung tikon niya. Tapos yan yung power supply niya. At ito naman yung main board. So sa tikon tayo, dahil ang problema nito walang display, dito ngayon tayo gagalaw. So gagawin natin yan. Unang step na gagawin natin yan, i-check lang natin yung supply kung mayroon siyang 12, saka kung mayroon siyang DC-DC. Okay, nakabukas na yung unit natin. Check ngayon natin yung kanyang DC-DC, kung mayroon siyang BGH saka BGL. So saan ba yung BGH nito? Hindi ko mahanap. Okay, hindi ko mahanap yung BGH nya. Ito EBDD. So may 16 yung EBDD nya. Ito BGL nya. So may negative 9 yung BGL. BGH na lang hanapin natin. Ito BGH. So may 29 naman yung BGH nya. So ibig sabihin nagpa-function yung DC-DC nito. Ang problema, walang picture. So pag walang picture, ang gagawin natin dyan, maghahang tayo ng isang ribbon. Titingnan ngayon natin kung may pagbabago. So bunutin ulit natin, tapos maghahang tayo ng isang ribbon. Eh, parang idinikit nila yung ribbon. Eh, makunat. Nako, parang dinikit nila. So ito, nahang na natin yung isa. Tinanggal na natin yung isa. Try natin pagganahin. Medyo linisin na lang natin yung ribbon mamaya, kasi medyo parang marumi siya. Pero try muna natin yung isang ribbon, isang side. Yun o, parang medyo umido siya. So try natin kung may picture ito. Tag-isa. So yan siya, white yung kabila, yung walang ribbon. Black naman yung kabila, yung may ribbon. So nilinisin muna natin yung ribbon, saka natin ikabit ulit, tapos hang natin yung isa. Sa paglinis ng ribbon, gamit lang tayo ng pambura. So pambura lang gagamitin natin, huwag natin itong basain. Huwag tayo gumamit ng liquid dito para linisin yan. Kasi pag gumamit tayo ng liquid, pag nabasa yan, tatanggal yung dikit yan, hindi nyo na magamit yan, bubusalsal na yan. Kaya dapat huwag nyo basain tong ribbon nito. Okay, linisin muna natin. So yan, tinanggal natin yung isa, kinabit natin yung isa, testing ulit natin. Titingnan natin kung may pagbabago. So sa walang ribbon ay mayroon siyang bar lines. Sa mayroong ribbon ay black ulit siya. So try natin ikabit yung dalawa. Yun ang may bar lines tong isa. Yan, parang nilagyan nila ng langis ng paste. Okay, try na lang natin kabitan yung isa. So ginawa natin dito,
Ang problema kasi nito ay naglagay kasi sila ng parang pandikit dito. Zoom natin. Meron silang nilagay na pandikit dito. Kaya dumikit itong ribbon niya. Yan, dumikit itong ribbon tapos nagkaroon ng mga parang varnish yung kinabit nila diyan. So medyo matigas. Yan oh, parang ganito. Parang ganyan yung nilagay nila, oh, yan, yung parang basa na yan. Yan, yan yung kinabit nila dito. Binuhusan nila ito. Dinikitan nila yan. Kaya nagkaroon ng loose yung contact ng ating flex dito. Yung ribbon natin nagkaroon ng loose. Kaya nagblanko yun. So, pati dito, naglagay din sila dito ng parang varnish na yan, no? So, okay lang sa dito sila maglagay ng varnish. Okay lang yan. Huwag lang doon sa loob sa may contact. Kagaya nito, okay lang sila maglagay dito ng varnish dito sa terminal sa likod. Pero pagdating dito, huwag na huwag kayo maglagay ng varnish. Kasi pag tinanggal natin yan, pag binalik natin yan, mahihirapan tayo. Kasi nga, kakalang yung mga tuyong varnish na yon. So, ang ginawa natin dito para malinis ulit natin yung ngipin nito. Sana yun? Yan. Nakita niya magkaiba na yung ribbon tapos wala na tayo sa sukat dito. Kasi mayroon tayong ribbon maiksi. Hindi siya kagaya dun sa original niya na mahaba ito. Yun o, mahaba. So wala tayong mahaba kaya maiksi na lang tapos magkaiba pa sila. Tapos ang ginawa natin, niliya natin ulit yung loob nun. Gumamit tayo ng pinong liya. Yun o. Lilihain ulit natin yung loob na yan para magasgas ulit yung contact doon. Kasi pag hindi nagasgas yon, kakalang doon yung natuyong varnish kung ano man yung nilagay nila dyan. Pati dito, naglagay din sila dito. Kaya nung sinisikwat natin to kanina, malagkit, madikit. Kasi nga mayroon silang pandikit na kinabit dito, binuhos. So sa susunod, pag nag-repair ng ganito, huwag kayo maglagay ng liquid dito or ng pandikit. Kasi oras na tatanggalin natin yan, mahirap tayo magtanggal. Saka pag binalik natin ulit yung ribbon, minsan yung mga varnish na tuyo na yon, magkakalang yan doon. Kaya mahirap siya lagyan ulit. Magkakaroon ng problema yon sa display pag hindi nag-contact lahat ng ngipin na yan. So pag ganun nangyari, lilihahin nyo lang ulit siya. Yun, lilihain nyo yung pinakaloob nun. Gamit kayo ng pino na liya. Huwag kayo gumamit ng liya na magaspang. Yung pinong-pino, yun ang gagamitin nyo. Para ma-is-is niya ulit doon yung mga ngipin nito. Saka para mag-contact ulit siya. So, wala tayong ginawa dito, kundi nagpalit lang tayo ng ribbon. Tapos, niliya natin yung terminal dito, yung mga singit-singit dito, yung pin. Niliya natin tapos pinalitan natin ng ribbon. So kita nyo mayroon pang mga varnish na nakalagay. Varnish ba kung ano mang chemical yung binuhos nila dito. So nakakasira yun ng ribbon. Kaya wag tayong magbuhos ng chemical dyan sa mga terminal. So ito testing na natin. Yun o, tingnan nyo. Diba nagkaroon na siya ng picture? So kanina walang picture, blanco. So ngayon mayroon na siyang picture. Ayos na siya. So ang naging problema lang talaga niya ay nag-loose yung mga contact dito. So nawala ng mga signal kaya nag-blanco yung screen natin. So wala tayo ibang pinalitan dito kundi ribbon lang, saka nilinis natin yung mga socket.
Okay? At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So, ingat-ingat po tayo pag nagkabit tayo nitong ribbon na to. Huwag tayo maglagay ng chemical dito sa mga terminal nito para humigpit yung dikit. Huwag. Kung gusto yung humigpit yan, lagyan nyo na lang ng tape. Pag tape yan, okay naman. Hindi naman matutuklap yon. Sa kapag hindi naman nagagalaw to, hindi naman yan natutuklap. Kasi nakalock naman yan eh. Kaya ingat-ingat tayo, huwag natin lagyan ng chemical yan kung anong pandikit man yan, ikabit natin, huwag. Para pag nag-repair ulit tayo, madali lang siya tanggalin at madali ulit ikabit. So, ito na, testingan natin yung LG. Yun na. So, pasak lang. Yan, may ilaw na siya. Yan, lumabas na yung logo niya. Yun, no? So, okay na yung picture niya. Yung naging problema lang niya talaga ay yung ribbon. Nag-loss yung mga ribbon natin. Tapos, dahil sa nagkaroon siya ng mga dikit siguro, kaya nag-loss. Nung naglinis tayo, tapos pinalitan natin ng ribbon, okay na siya. So, yun na. Okay, sa susunod ulit natin na video.